Kanina ko lang pinamagatan ang ating lesson, ano po, kasi kaninang umaga lang, ano, bago kami umalis o bago kami nag-prepare para dito, ibinigay ng Panginoon ang mga bagay na dapat na mapag-aralan natin. All right, turn your Bibles with me sa book of Jeremiah. And as per my plan, we will be covering the first two chapters of the book of Jeremiah. So we have a lot of verses to cover in a short time, pero gusto ko pong unawain ninyo ang ating napapag-aralan. Ano po? So, nandiyan na po ba kayo sa Book of Jeremiah? Alright. Say aloud amen if you're there. Alright. Sabi sa verse 1, the words of Jeremiah, the son of Hilkiah, of the priests that were in Anathoth in the land of Benjamin. The words of Jeremiah, sapagkat this was his book at siya yung propeta na pinag-uusapan natin dito. Okay? The prophet to the southern tribe. Ito na po yung panahon na hati na po ang Israel. Nahati na ang Israel, northern and southern tribe. Ang northern, how many tribes? 10 tribes. And then yung southern, 2 tribes. What are those 2 tribes? Judah and Benjamin. Kanya noon pa, nung sinasabi ko, pag nagbabasa kayo ng Jeremiah, Isaiah, Ezekiel, ay pagka nabasa nyo yung salitang Israel, you need to determine whether that is the United Kingdom of Israel or tumutukoy sa Northern Tribe. Kasi pagka Israel during the divided kingdom, eh tumutukoy ito sa Northern Tribe, sa 10 tribes. At pag sinabing Judah, tingnan ninyo kung yan ay nagre-refer sa tribe na talagang particular na tribe of Judah or to the southern tribe. Ano po? Parehas mga bansa po yan. Ano po? Isang bansa na nahati sa dalawa. Tribe lang ang tawag kasi binubuo ng mga tribo ng Israel. Alright. Sabi sa verse 2, to whom the word of the Lord came in the days of Josiah, the son of Amon, king of Judah. Kaya makikita natin na dito, na-determine natin na si Jeremiah is the prophet unto the southern tribe or the tribe of Judah. Kasi nagsimula in the days of Josiah, anak ni Amon, king of Judah. Okay? So, in the 13th year of Josiah's reign. It came also in the days of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah. So, nagsimula kay Josiah, umabot pa sa anak niya na si Jehoiakim. Ang period ng pagiging propeta ni Jeremiah sa kingdom of Judah or the southern tribe. Unto the end, sabi ng Bible, mula kay Josiah, Jehoiakim, unto the end of the 11th year of Zedekiah, 3 generations. Ano po? Sapagkat si Zedekiah, apo ni Josiah, anak ni Jehoiakim. Sabi doon, king of Judah. Ang sabi dyan, unto the carrying away of Jerusalem captive in the 5th month.
ang tinutukoy dito na carrying away of Jerusalem ay yung pagsakop ng Babylon sa Israel. At sila ay dinala na captive in Babylon. Sabi sa verse 4, "Then the word of the Lord came unto me," si Jeremiah nagnanarrate, "saying, Before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and ordained thee a what? A prophet." So makikita natin, ito ang purpose ng Panginoon kay Jeremiah, to be a prophet. Prophet particularly sa southern kingdom, the tribe of Judah. Not only to the tribe of Judah, the southern tribe, kundi ang sabi dyan, unto the nations. Unto the nations. Mga kapatid, mahalaga to ha. Look at me for a while. Look at me for a while. Ipinapakita ko sa inyo na during the Old Testament, dito sa book of Jeremiah, kung aabot tayo sa book of Isaiah, meron 3 chapters tayong titignan doon. Ano po? Babasahin lang naman natin, hindi ko naman to i-expound ng buo. Ano? Ay ipapakita ko sa inyo na during the time of these major prophets, Jeremiah and Isaiah, Israel is being dealt with as a nation, bilang isang bansa. At dahil sila ay dinideal bilang isang bansa, pag sila pinaparusahan, bansa din ang ginagamit ng Panginoon. Kanya ang sabi doon, unto the carrying captive of Judah in Babylon. Are you with me? So, isang world power ang ginamit para sila parusahan. Alright? Now, sabi ni Jeremiah sa verse 6, "Then said I, Lord God, Behold, I cannot speak, for I am a child. But the Lord said unto me, Say not, I am a child, for thou shalt go to all that I shall send thee." Sabi ng Panginoon, you will be a prophet unto many nations, unto the nations. Sabi ng Panginoon, you will go to all that I shall send thee. And whatsoever I command thee, thou shalt speak. Susuguin kita sa lahat ng lugar na lalayunin ko at iyong ipapangaral lahat nang sasabihin ko sa iyo. Be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee, saith the Lord. Ito makikita natin, the Lord was with his prophet. Sabi niya, I am with thee to deliver thee. Kanya huwag kang matakot. Ano? May mga mangyayari sa iyo na papahintulutan ko, pero hindi ka nila kumpletong mapapatay hanggat hindi ko pinahihintulutan. Alright? Sabi ng Panginoon. Verse 9, "Then the Lord put forth His hand and touched my mouth, and the Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth." Alam nyo, talagang sa Old Testament, may mga ganyan pa eh. Ano? Pero ngayon, sa panahon natin, wala na po. Kanya ang lahat ng mga mangangaral, dapat, thus saith the Lord. Ibig sabihin, kung ano yung nababasa dito, hindi dapat meron kayong makita na pastor magbabasa ng isang talata, John 11:35 pa. Ano yung John 11:35? Jesus wept. Pagkatapos magpipreach ng 2 oras. Ano? Eh, hindi po ganun dapat. Kasi kung thus saith the Lord, eh dapat mas marami yung binasa mo sa salita mo, sa salita ng Diyos, kesa sa sinalita mo. O ngayon, sabi ko sa inyo, 2 chapter sa Jeremiah ang babaybayin natin. Kung may panahon pa tayo, 3 chapter sa book of Isaiah.
Are you with me? That is that kind of preaching na dapat na makita natin sa panahon ngayon para masabi natin na talagang tinig ng Diyos ang narinig natin at hindi tinig ng mga ngaral. Maraming magaling na mga ngaral. Maraming mga eloquent preacher. Kaya nga sabi ko, anong gusto mo? Motivational, inspirational, o transformational? Iba't iba yan eh. Kaya nga, pagka ikaw ay nakilala, inspirational, motivational, transformational, aba, iba-iba ang love gift doon. Rating doon. Oo, iba-iba yun. Ano? Kanya, pera-pera lang yan eh. O, tingnan ninyo. Sabi ng Panginoon, "And the Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth." Look at verse 10. "See, I have set this day, set thee," o pakiguhitan nyo sa inyong mga Bibles, mga kapatid, mahalaga to. I have this day set you over the nations. O pakiguhitan nyo yan. Over the nations. Kasi ang dealing ng Panginoon doon noon, hindi individual, talagang as nations. Sabi ng Bible, over the nations and what? Over kingdoms, world powers. Kanya makikita niyo mga kapatid, it is evident sa Old Testament, iba ang dealing ng Panginoon. Bakit kasi ngayon, ang pinag-uusapan natin, elo at saka grace. Yan lang naman ang pinag-uusapan natin ngayon eh, na dalawang dispensation of the law and the dispensation of grace. Bakit ba? Eh kasi yan yung magkasunod. Bago yung period ng grace law, are you with me? Alangan naman pag-usapan natin yung government, eh ang layo-layo nun sa panahon natin ngayon. Ang pinakamalapit sa atin, eh yung talagang dalawa lang, ito yung cross of Calvary, ito yung law, ito yung grace. Are you with me? Naunawaan niyo mga kapatid, para maintindihan natin, sa law na tinutukoy dito, sa Old Covenant, sa Old Testament, eh talagang ang dealing ng Panginoon ay national, over nations, over the kingdoms. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, to root out, to pull down, to destroy, and to throw down, and to build, and to plant nations or kingdoms. Bakit? Sa pagpaprapisiya niya, parurusahan ng bansa, masisira ang isang kingdom eh. Ayon sa sinasabi ng Panginoon eh, ano ka ba? Are you with me? Kanya talagang makapangyarihan ng propeta noon. Takot ang mga hari. Kasi pag nag-pronounce ang propeta ng sumpa sa isang bansa, mangyayari. Oh, mamaya makikita natin 'yan. Kasi excited lang ako dahil nabasa ko na eh. Look at verse 11. Moreover, the word of the Lord came unto me saying, Jeremiah, what seest thou? And I said, I see a rod of an almond tree. Then said the Lord unto me, thou hast well seen, for I will hasten my word to perform it. Now, sabi ng Panginoon, ano ba nakikita mo? Sabi niya, a rod of an almond. Sabi ng Panginoon, tama ang nakikita mo. Bakit? Sapagkat kailangan tama yung vision mo. Kailangan in sync ka with God. Hindi pwedeng ito pinapakita ng Panginoon, iba tingin mo. Are you with me? Dapat kung ano yung pinapakita ng Panginoon, yun ang makita mo. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon, yun ang intindihin mo. Naunawaan niyo mga kapatid, hindi pwedeng personal interpretation or private interpretation. Now, as sabi diyan, verse 13, and the word of the Lord came unto me the second time, saying, what seest thou? And I said, I see a seething pot, and the face thereof is toward the north. Then the Lord said unto me, out of the north an evil shall break forth unto all the inhabitants of the land. O tingnan niyo mga kapatid, sabi ng Panginoon, bakit yung seething path, yung singawan ng vapor ay nakaturo sa north? Sapagkat sabi ng Panginoon, manggagaling sa norte ang ipadadala ko
nasasakop at magpaparusa sa bayan. O tingnan niyo sabi ng Bible, upon all the inhabitants of the land. Pakiguhitan niyo mga kapatid. Yung bansa na manggagaling sa norte ang magpaparusa sa lahat ng mga mamamayan ng Israel, the southern tribe. O yan ang sabi dyan, no? Upon all the inhabitants of the land. So ngayon, kumbinsido na ba kayo na ang dealing is national? Ang pinarurusahan, bansa. Alam nga naman na magparusa sa kanila, isang tao lang. E di siyempre, gera-gera yan. Ano? Nanawa niyo mga kapatid. At mas malaki. E ang liit nga ng Israel eh. Di siyempre, ang mga pinapadala, lubhang malalaki. Ang kalaban nila, ang lalaki yata. Ang sabi sa verse 15, for lo, I will call all who? The families of the kingdoms of the north. Aba, hindi lang pala isang bansa ang sasakop sa kanila. Sapagkat ang sabi dito, all the families of the kingdoms of the north. Abay, maraming bansang nakapaligid sa kanila mula sa norte. Are you with me? Mula pa lang sa norte to. Hindi pa galing sa west and east at saka sa south. Are you with me? Hindi pa lahat ng bansa yan. Galing lang sa north. Sayeth the Lord, and they shall come. They, marami. They shall come and they shall set everyone his throne. Maraming kingdoms. At itong mga kingdoms na ito, mga nations na to, sabi ng Bible, bawat isa sa kanila isiset ang kanilang throne at the entering of the gates of Jerusalem. Alam niyo mga kapatid, that is a military tactic. Pag ikaw ay merong kalaban, ang talagang una mong babantayan, ika-cut off mo yung food and water supply. Kanya, saan magkukuta yung mga bansang sasakop sa kanila? Sa gate of Jerusalem. Jerusalem is the capital city of the tribe of Judah. Are you with me? Kanya, sino makakapasok doon? Eh, nagkuta ang mga kalaban nila doon. Military warfare yan. Kanya, makikita ninyo mga kapatid, the Lord in the Old Testament, particularly in the Mosaic Law period, talagang Israel is dealt with as a nation. At sa tuwing sila'y parurusahan, bansa din ang ginagamit ng Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, you will be a blessing to all country. Diba yun ang pangako ng Panginoon kay Abraham? Sino man magpala sa iyo, pagpapalain ko. Sino man sumumpa sa iyo, susumpa ko. Eh dahil sa ikaw nga ang gagamitin, hindi mo natupad, imbis na maging blessing sa iyo, naging kaaway mo pa. Naunawaan niyo mga kapatid? Kanya, bagamat Old Testament principle yan, may matututunan tayo. Kung mananampalataya ka, dapat huwag kang palaaway. Bakit? Kasi ang pwedeng gamitin ng tumulong sa iyo ng Panginoon, mga kamag-anak at kapitbahay mo rin. Sabi ng isang senior pastor sa akin, Joey, huwag mong ibigay lahat kung anong meron ka sa church. Kasi talagang sabi ko sa senior pastor, wala po akong hindi pwedeng ibigay, wala akong hindi pwedeng gawin sa church. Sabi niya, Joey, maglaan ka para sa sarili mo. Sana pinakinggan ko siya, Nanay Neri. Tingnan mo, nasaan ang mga pinag... Nasaan? Kanya sabi niya, kasi Joey, bandang huli, pamilya mo lang. Pamilya ko lang naman talaga. Oh. At saka yung tunay na nagmamahal sa Panginoon. Oh. Mga kapatid, kung talaga nagmamahal sa Panginoon, hindi tatalikod sa Panginoon. Are you with me? Kasi kung ang Panginoon so Kristo nga, nagtanong sa kanyang mga alagad eh, sabi ng Panginoon, kayo ba magsisialis din? Magsisilisan din ba kayo? Panginoong Isokristo na yan, iniwan eh. Ako pa magtampo sa Diyos? Kanya lang talagang asiguraduhin lang mga kapatid, tamang kadahilanan. Alam nyo,
makinig po kayo, para hindi sila magpangalat, ako ang nakiusap sa Mother Church. Tulungan nyo sila. Ako ang dapat tulungan kasi nasa akin ang authority. Pero anong pakiusap ko sa Mother Church? Tulungan nyo sila para wag silang magpangalat. Kasi pag nagpangalat sila, pagpipiestahan sila ng mga churches. At kawawa sila. Naunawaan niyo mga kapatid? Kanya sabi ni Pastor Recto, aba, pwede palang mangyari na walang kaguluhang magaganap dahil ako ang nakiusap. Kung ipinilit ko ang sarili ko, yung pagiging tao, gulo talaga. Kasi hindi nila ako binigyan ng pagkakataon magpaliwanag. Gaya ng pagtuturo ko ngayon. Hindi pa naman nila nakita yung buong turo ko, konti-konti pa lang yun eh. Yung mga nagsabing doktrina ang issue, ewan ko kung marunong sila sa Bible. Ewan ko kung marunong sila sa Bible, sana marunong sila sa Bible. Kasi ako titindigan ko itong turo na to kahit saan ako magpunta. Pag wala kang alam, mapapahiya ka talaga. Oh. Wala naman akong tinago eh. Sabi nung isa, nagtanong sa akin, Pastor, konvertido ka na pala ni ano, pinangalanan. Sabi ko, ano ibig mo sabihin? Kasi, nagbago ka na ba ng doktrina? Sabi ko, anong doktrina ba ang sinasabi mo? Nagbanggit. Sabi ko, Brad, wala akong itinuturong ganyan eh. Una, truth agent ako. Ang authority ko, Bible. Ang authority ko, hindi galing sa kung sino-sinong tao. Kung gusto mo malaman kung ano ang turo ko, nasa Facebook lahat. Wala akong itinurong patago. Lahat ng turo ko, nandiyan dyan. Eksaminin nyo. Eh, nakinig ka lang ng kaunti. Yun na ang pinaliwanag mo. Yun na ang, hello, fair ba yun? Eh, sa bawat turo ko, pinamakaiksi isang oras sa kalahati. Ang pinanood mo, 15 minuto lang. Naintindihan mo yung buong turo? Oh, hindi totoo yun. No? Kanya, ito po sinasabi ko. So, sabi dyan, at the entering of the, against all the walls thereof, round about, and what? Against all the cities of Judah, the southern tribe. Kanya, talagang evident dito mga kapatid, sa Old Testament, during the period of the law, before the death of Christ on the cross of Calvary, ang Israel is being dealt with as a nation. The Lord is leading them to a national revival. The Lord is leading them to a national revival because they turn to God as a nation. They turn from God as a nation. Ipapakita ko sa inyo yan. Evident sa scripture. Ano sabi sa verse 16? And I will utter my judgments against them. Sino yan? Particularly the southern tribe. Touching all their wickedness, who have forsaken me. Bago pa yung John 1:11, sabi ng Bible, Israel, both nations, northern and southern, have forsaken God. Dito, ang istinutukoy, ang pinag-aaralan, southern tribe. Pero the entire Israel have forsaken God. Sabi sa John 1:11, He came to His own, that is Israel, and Israel received Him not. Kanya, mga kapatid, mahalagang tignan natin kung paanong dinidil ng Panginoon ang Israel before and after the cross of Calvary. Are you with me? Pagka hindi, mabuburyong ka talaga, halo-halo doktrina mo. Inaayos ko nga kayo, kayo ang gustong magpakasira-sira sa buhay nyo. Oh,
Tingnan mo kung paano dinideal ng Panginoon ang Israel before the cross of Calvary and after the cross of Calvary and after the rapture, after the church age. Pagka hindi, pati eschatology mo, buryong. Oh, katatapang nyo, kahit mga pastor, hinahamon ko kayong lahat. Ang ayusin nyo, yung mga nahuhulog sa immoralidad. Hindi yung nagpapasikap, nagsusumikap na magturo ng tama. Pakinggan nyo muna. Hindi nyo pa ako pinapakinggan, hinatulan nyo na ako eh. Paano ba naman ako hindi magagalit? Hindi ako nagagalit sa inyo, galit ako doon sa mga... Oh, ano sabi diyan? Those who have forsaken me, Israel, and have burned incense unto other gods, idolatry, and worship the works of their own hands. Idolatry yan eh. Mamaya makikita nyo kung bakit galit na galit ang Panginoon sa idolatry. Look at verse 17. Thou therefore geared up thy loins, sabi kay Jeremiah, and arise and speak unto them, how many? All that I command thee. Kanya nga makikita nyo, ang Diyos, hindi siya pumapayag, pumili ka lang ng ilan, yun ang sundin mo. Ang gusto ng Panginoon, lahat ng sinabi ko, sundin mo. Kasi God is holy, a picture of righteousness, and righteousness to God is holistic, integrity. Hindi pwedeng nasunod mo yung siyam, natisod ka sa isa, tatanggapin ng Panginoon. Hindi po yun ang utos ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, speak unto them all that I command thee, be not dismayed at their faces. Alam niyo mga kapatid, kanya may mga pastor kahit sa panahon natin ngayon, alam na dapat ituro, hindi maituro, takot eh. Kasi, kung hindi totoo sa Old Testament to, bakit wawarningan ng Panginoon si Jeremiah? Huwag kang matakot sa mga mukha nila. Kasi pag ang pastor nag-preach, at pagkatapos medyo may magaling mataas mag-offering, at pinaka-ma-impluensya, at tumingin ng matalas, takot ang pastor dyan eh. Sa Old Testament, may warning nga eh. Don't be dismayed at their faces, lest I confound thee before them. Itataas nga kita eh. Matatakot ka. Pagka natakot ka sa kanila, eh mapapahiya ka, Jeremiah. Oh. For behold, I have made thee this day a what? A defense city. A city na merong stronghold. May bakod na matataas. Powerful. Ibig sabihin nun, hindi ka basta-basta masasakop. Defense city. At ang sabi dyan, an iron of pillar. Hindi kahoy. Hindi masusunog. Okay? And brazen walls. Metal, hindi basta-basta mabubutas against the whole land. Hanggang ngayon mga kapatid, ang evidence, the Lord is dealing against the entire nation. The entire Israel, the southern tribe, cannot harm you, Jeremiah. Ano sabi niya, no? Against the whole land. Sabi diyan, against the kings of Judah. Bakit kings? E tatlong generation yung bilanggit. Josiah, yung anak niya, at pagkatapos yung kanyang apo. Diba? Three generation. The kings of Judah against the princes thereof. Pag sinabing princes, mga ano po ito? Mga leaders, political leader, mga educational leader, mga military leader, iba't iba, basta people in authority.
against the priest. Tingnan nyo ha, against the priest, yung naglilingkod sa templo. And against the people of whom? The land. Kanya nga, hanggang dito mga kapatid, evident na the Lord is dealing with the southern kingdom as a whole. Bakit? Kings, princes, priest, at saka people of the land. Bandang huli, kasama pati prophets. O sa book of Jeremiah din. Ano lang po ito? Side trip lang. Ano? Jeremiah chapter 31. Tingnan lang ninyo na talagang dealing ng Panginoon sa Israel ay talagang as a nation. O, tingnan po ninyo. Sa Jeremiah chapter 31. Sandali lang po, hinahanap ko rin. Okay. Hindi pala 31, 26. Kanya pala, hindi ko nga makikita. Jeremiah 26. Jeremiah 26. Look at verse 11. Sorry po, memory ko lang yan. Look at verse 11. Then spake the priest. Okay? Of course, natural na yan. Nandiyan yung hari. Ano kasi nation yan eh. Okay? Then spake the priest and the prophets unto the princes and to all the people, saying, this man is what? Worthy to die. Sino yung hinahatulan? Si Jeremiah. Kanya sabi ng Panginoon, huwag kang matakot sa kanila. Marami silang gagawin sa iyo, pero hanggat hindi ko pinapahintulutan, hindi mangyayari. Ang mangyayari, yung pinahintulutan ko. Okay? So, sabi doon, priest, prophets, princess, people, iisa ang desisyon nila. Ano ang desisyon? That Jeremiah is worthy to die. Ano ang kanilang akusasyon? For Jeremiah had prophesied against the city as you have heard with your ears. Galit sila sa ipinapangaral at ipinaprophesy ni Jeremiah. Are you with me? Okay? Decision niya na ng buong nation from the kings and all the people. Look at verse 12. Then spake Jeremiah unto all the princes, to all the people, saying, the Lord sent me to prophesy against this house, house of Judah, and against this city, all the words that you have heard. Ang sabi ni Jeremiah, lahat yun galing sa Panginoon. Therefore now, amend your ways and your doings. Pakiguhitan nyo nga po sa inyong Bible ito mga kapatid. Therefore, now amend your ways and your doings. Mga kapatid, hindi po ako nakapagturo patungkol sa biblical repentance last week sapagkat I purposely hold on to it. Bakit? Kasi dapat maunawaan niyo muna ito. Sabi ng Bible, therefore, now, amend your ways and your doings. Sino ang kinakausap ni Jeremiah dito? Sino kinakausap ni Jeremiah dito? The tribe of Judah as a nation. Ano ang panawagan? Repent!
Kanya pagka nagbasa ka ng repentance, repent, repented sa Bible, eh dapat alamin mo ang konteksto sapagkat ang repentance for Israel is always national repentance. Hindi individual sa panahon natin ngayon. At ang pakakaiba pa, eh talagang amend your ways and your doings. Talagang mayroong kang gagawin. Works! Kapag yung ganitong repentance in-apply mo sa New Testament repentance, aba, ipinaghalo mo ang works at saka faith. Paano ka maliligtas na magkasama ang faith and works? Sapagkat ang sabi ng Bible, not of works. It is the gift of God, not of yourselves. Hello? Naiintindihan mo ba? Ako alam ko. Eh, pero ikaw, hinusgahan mo ako nang hindi mo alam to eh. O ngayon, pwede na akong magturo ng may kalayaan kasi wala ka na. Sayang naman. Sayang naman, hindi mo pa ako binigyan ng pagkakataon. Sabi ko, andito ang mga pastor, pabigyan niyo akong magsalita para kahit sila magsabi kung mali ang turo ko o tama. Hindi niyo ako binigyan ng ganong pagkakataon. I submit myself to the council of pastors of the entire nation. Subject my doctrine. Examine me. That's an open challenge. Kung galit ako sa tingin mo, talagang galit ako. Kasi tama ako, mali ka. Therefore, now. Kanya nga sabi ko, pagka nakakita kayo ng therefore sa Bible, basahin niyo yung mga nauna eh. Diba hinahatulan, papatayin si Jeremiah dahil nagpa-prophesy siya sa kasalanan ng bayan? At ang solusyon sa kasalanan ng bayan, national repentance. Naniniwala ako sa repentance. Sino nagsabing walang repentance? Intindihin mo lang ano ang context ng repentance sa Old Testament at saka sa New Testament. Repentance patungkol sa Israel at patungkol sa mga mananampalataya sa panahon ng Age of Dispensation. Naunawaan mo? Kasi kung talagang personal na pagtalikod, when did the person stop sinning? If repentance is stop sinning. Ito, stop sinning to eh. Diba? Stop sinning. Amend your ways and your doings. This is stop what you are doing that is offensive to God. When can we stop sinning? Pero yun ang condition sa Old Testament saints eh. Maku-question ba natin ng Panginoon? Because God is dealing with them as a nation. Maliwanag po ba mga kapatid? As a nation. Ngayon, pinagbibigyan individual. Mamaya, ipapakita ko yan. Ang daming evidence sa scripture. Sabi ng Bible, repent and obey the voice of the Lord your God. Di ba yan ang kondisyon kanina sa covenant na ibinibigay ng Panginoon, Exodus 19? Kung masusunod ninyo, you will be a peculiar people. Kanya nga, ang unang nag-repent, mga kapatid, sa Bible, ang Panginoon, Genesis chapter 6, and it repented God. Kanya kapag iko-connect mo ang repentance sa pagtalikod sa kasalanan, ang tanong, ang Diyos may kasalanan? Ang Diyos may kasalanan? Eh bakit siya ang nag-repent? Siya ang unang pinatungkulan ng repentance eh. Genesis 6:6 eh. Are you with me? At ang sabi ng Bible, kung yung repentance
is merely change of mind. Aba, siguraduhin mong tama ang definition mo, ha? Bakit? Sapagkat may doktrina tayo na immutability of God. Pag sinabing immutability of God, God is unchanging. God is the same yesterday, today, and forever. So kung change ang repentance sa first usage sa Genesis 6:6, ano ang binago ng Panginoon? Karakter niya? Eh di hindi siya immutable. Kasi nagbabago pala siya eh. Ano binago niya? Ha? Nagbago ba siya sa kondisyon ng kanyang kapamahalaan sa kanyang bayan? Sabi ng Bible, obey the voice of the Lord your God. Di ba ito yung kondisyon? 3 months pa lang silang lumalabas sa Egypt. Ito na. Nagbago ba ang Panginoon sa kondisyon niya sa kanyang bayan? Hanggang dito. Hindi. Ano ngayon ang nagbago sa Panginoon? Sagutin mo ako. Doktrina na to. Doktrina issue, di ba? Kala ko ba mahalaga sa iyo ang doktrina? Ngayon, doktrina pinag-uusapan natin. Sagutin mo ako, ano nagbago sa Panginoon? If the first mention of repentance is change, ano nagbago sa Panginoon? Character niya? Hello? Eh di mali ka na naman sa doktrina mong immutability of God. Akala mo madali yung doktrinang tinatalakay natin? Kanya nga inuunti-unti kita eh. Gusto mo pala biglaan eh. O ano nagbago sa Panginoon? Maliwanag na hindi yung dealing niya with Israel. Are you with me? Dahil nagsisi siya dahil gumawa siya ng tao. Ang tanong, alam ba niya na magkakasala ang tao at darating sa ganun, na the imagination of man are all evil continually? Malalaman ba niya? Alam ba niya? Of course, he knows. Omniscient God siya eh. Yun ba ang ground ng pagbabago ng Panginoon na nagsisisi siya dahil gumawa siya ng tao? Hindi niya alam na ang tao magkakasala? Aba, eh ang dami mo sisirain doktrina pala kapatid pagka hindi tama ang doktrina mo sa repentance. Naintindihan mo ako? Intindihin mo ako kasi hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo eh. Akala mo simple lang ang doktrina ng repentance, ang dami mong babaliin doktrinang established na pag hindi ka tama sa doktrina ng repentance, chong. Oh, pumunta kayo rito, pakakapihin ko kayo. Pag-aralan natin kung tama ang repentance mo. Kasi baka yung repentance na sinasabi mo na may gawa at pananampalataya mo, pinagsasama mo, hindi po pwede yun. Hindi magbubunga ng kaligtasan yung ganong repentance. O ano repentance ngayon yung tama? Hindi ko sasabihin sa iyo, hindi mo ako binigyan ng pagkakataon noon eh. Makikinig ka sa mga turo ko. Sabi ng Bible, obey the voice of the Lord your God and the Lord will what? O, ayan yung word, oh. Will repent him of the evil that he pronounced against you. Anong ibig sabihin ng God will repent? Ha? Ano ibig sabihin ng God will repent? Of course, wala nang kinalaman to sa kasalanan. Walang kasalanan ng Diyos. Are you with me? Oh, ano sabi diyan? And God will repent of the evil that He pronounced against you. Yan yung change of mind. Na nagpapairal na imbis na galit, grace ang i-exercise ko sa inyo, dapat pinagpapatay ko na kayo eh. Pero ngayon,
binibigyan ko pa kayo ng pagkakataon to turn away from your evil ways. Are you with me? Kaya dapat tama ang konsepto natin sa repentance, mga kapatid. Hindi nga ginamit ni Apostle Paul. Wala kayong makikita na repent from your sins or turn away from your sins. There's no such praise, there's no such command in the Bible. Don't be surprised. Search your Bible. Walang sinabing repent from your sins sa New Testament. Porkit sinabi ko yan, di na ako naniniwala sa repentance. Naniniwala ako sa biblical repentance. I don't know about you. If you know what biblical repentance means, away pala gusto mo noon pa eh. Dapat sinabi mo, para nakapaghanda ako. Eh gusto mo pala away, hindi mo ako pinaghanda eh. Ginulat mo ako, kanya bumaliktad ako eh. Nablentong ako eh. Pero kung talagang alam ko na away, ay pambira mga kapatid, hindi mo ako mapapatumba. Kasi handa ako. Hindi mo binigay sa akin yun eh. Traitor ka eh. Ako hindi traitor eh. Ginawa niyo yun, wala ako rito. Di ba katraiduran yun? Katraiduran yun, wala ako rito. Ang ganda ng usapan natin linggo bago ko umalis. Pangalawang linggo na wala ako rito, tsaka katumira eh. Mga kapatid, the whole world must know what really happened. Hindi naman mangyayaring kayo magkukwento nun eh. Kasi ako masama sa inyo eh. Kanya sabi ng Bible, and the Lord will repent him of the evil that he had pronounced against you. Yung you dyan, plural, refers to the people of the kingdom of Judah. Look at verse 14. As for me, behold, do with me as seem it good and meet unto you. Sabi ni Jeremiah, bahala kayo kung anong decision nyo as a nation patungkol sa akin. But know ye for certain that if you put me to death, you shall surely what? Bring innocent blood upon yourself and upon this city and upon the inhabitants thereof. Hanggang ngayon mga kapatid, hanggang dito ang liwaliwanag. Pag pinatay niyo si Jeremiah, ano sinasabi? Yung gagawin niyo na yan, ang parurusahan. Sino? Yung pumugot lang ng ulo? Your entire nation. Kasi sila, as a nation sila hinahandle ng Panginoon. Sabi rito, for of a truth the Lord hath sent me unto you to speak all these words in your ears. Kanya nga, he is the prophet to the southern kingdom, to the tribe of Judah, to the nation. Sa buong bansa, hindi lang sa hari, hindi lang sa prince, hindi lang sa mga priest, kundi to all the people. To convince you further. Verse 16, to convince you further. Magalit ka sa akin? Magalit ka sa Bible kasi Bible lang ang binabasa ko. Verse 16, then said the princes, all the people, unto the priests and to the prophets. Hello, buong bansa yan eh. Lahat ng leaders ng bansa yan tinutukoy dyan eh. Under the administration of who the king was. Alright? Princes, people, priests, and prophets. Ano sabi dyan? This man is not worthy to die. For he hath spoken unto us in the name of the Lord our
God. Oh. Kanya nga makikita nyo, sabi ni Jeremiah, ito ang dapat ninyong maging desisyon. Natanggapin ninyo na ako ay hindi karapat-dapat mamatay sapagkat ako ay sinugo lamang ng Panginoon para maihayag sa inyo ang salita na dapat nyo mapakinggan. Are you with me? Oh. Balik tayo dun sa Jeremiah chapter 1. Jeremiah chapter 1. O ano sabi diyan? Verse 19. And they shall fight against thee. O yun na yun, ano? Pass forward. Papatayin siya. And they shall fight against thee. And they, yung they diyan. Bilugan niyo yung pronoun na yan. And they diyan. The entire southern tribe. Okay? They shall not prevail against thee. For I am with thee, saith the Lord, to deliver thee. Aba, ipapatayin na siya. Pero sabi ng Panginoon, hindi pa nangyayari. Alam niya na ang gagawin ng bayan. Sabi ng Panginoon, bago pa nangyari, huwag ka matakot. Control ko ang lahat ng pangyayari. Are you with me? Kanya nga pagka nagbabasa tayo ng Bible, alam natin na God is in control. Walang mangyayari na hindi pinahintulutan ng Diyos. Meron bang mangyayari na hindi alam ng Diyos? Kasi bako mangyari ang anumang bagay, dalawa ang pinagpipilian ng Diyos, pigilan niya o pahintulutan niya. Kung hindi niya pinigilan, pinahintulutan niya, aba meron siyang layunin. Alamin natin kung ano yung layunin niya. Para makapagpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Kasi sabi ng Bible, magpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Ano, magpapabuti lang? Sa problema, kailan ka halong nagpasalamat sa Diyos? Eh, panayang pasalamat ko sa nangyaring ito sa akin eh. Pero nung una, gusto ko magpakamatay eh. Nung una, pinakamadaling gawin, step down. Kasi may commitment akong ganun. Teka muna, nag-isip-isip ako na hindi binigay sa akin. Kung mag-i-step down ako, aba, babaunin ko sa kamatayan ko na ako'y apostate. Sister Neri, yun ang gusto nilang ibigay sa akin. Na mag-step down ako, sapagkat apostate ako at hanggang kamatayan ko, ipababao nila yon. Nung nag-isip-isip ako, abay sabi ko, hindi ko kaya to. Nagsakripisyo ako, nag-aral ako, nagturo ako ng tama, wala akong itinago. Aba, ito mga taong ito gusto na ipabaon sa akin hanggang kamatayan na ako ay apostate. Na hindi ako binigyan ng pagkakataon na liwanagin ang hindi nila naiintindihan. Abay mga kapatid, napaka-garaspal ng pinagagawa nila. Oh, kanya, nagpapasalamat ako. Kahit na yung nangyayari sa nanay ko, napadala sa isang ospital na talagang pag wala kang pera, mamamatay ka talaga. Bakit? Kasi talagang bawat gagawin. May pera ka bang pambayad rito? Aba, sabi ko, teka muna. Eh sabi ko, Panginoon, bahala ka na. Hindi ko alam kung anong gusto mong gawin. Pero, bigyan mo lang ako ng lakas na loob, huwag magreklamo. Huwag magalit. Eh kasi dati, talagang mga panahon na yun, galit na ako niyan. Eh. Talagang susunugin ko na, pasasabugin ko na yung ospital. Eh. Pero ngayon, Panginoon, ikaw ang pinagpahintulot nito. Basta't ang mahalaga, bigyan mo lang ako ng tapang, tamang pag-iisip, at kung maluluwalhati ka, yun ang gagawin ko. Kasi minsan nakapokus tayo sa sarili natin, kanya ang gawa natin, pansarili, hindi natin iniisip kung anong idutulot niya sa iba. Aba mga kapatid, yung mga nag-isip na kayo hindi nyo alam ang dahilan, alam nyo mga kapatid, kulang na lang magpakamatay ako nung mga unang araw. Ang sakit ata ng ginawa ninyo sa akin. Ang sakit-sakit po talaga. Kulang na lang magpakamatay ako. Hindi nyo, kanya ngayon, personalan na talagang dating sa akin. Personalan na eh. Opo, first time nyo, pangatlong linggo na nagsalita ako ng ganito. Kasi talagang personalan lang ang tingin ko eh. Personalan lang eh. Wala naman ako nakikitang ibang dahilan eh. Ang dami ko nakitang pagkakamali ko. Oo.
toxic ako. Acid. Pero ang acid, dapat mong malaman, dalawa ang gamit niyan, panlinis o panlason. Ako toxic, acid ako, pero panlinis ako eh. Yung iba toxic, nakakalason. Ang tanong, ako ba nagagalit na walang dahilan? Kapag ang isang tao nagagalit lang dahil gusto lang niya magalit, aba, eh, sira ulo yan. Pero kung nagagalit ka na merong dahilan, aba, eh kung ako naman ang pinagagalitan, iisipin ko, paano maaalis ang galit niya? Paano mapipigilan ang galit niya? Naunawaan niyo ako, mga kapatid? Kasi dumaan din ako sa sitwasyon niyo na nakaupo ako dyan eh. Hindi ko naiintindihan, pero sinasabi ko, paano maisasaayos ko yung galit niya? Kasi kung hindi parati siyang galit sa akin, chapter 2, moreover, the word of the Lord came to me saying, go and cry in the ears of whom? In the ears of whom? Jerusalem. What is Jerusalem? The capital city of the southern tribe. What is the southern tribe? Judah. Kanya makita natin, address unto the nation. Go and cry in the ears of Jerusalem. Ina-address sila as a nation. Mga kapatid, tapos na yung chapter 1 hanggang chapter 2. Evidence pa rin na ina-address sila as a nation. God is calling them for a national revival, a national salvation. Kanya talagang darating pa lang ang panahon that the Israel, the entire nation will be saved. Kailan darating yon? Sa tribulation, para makapasok sila sa millennium. Are you with me? Pati sa eschatology, consistent ang turo ko eh. Thus saith the Lord, I remember thee, the kindness of thy youth, the love of thine espousals, when thou wentest after me in the wilderness. Kanya Israel yan eh. Sumunod kayo, sila lang man ang dumaan sa wilderness, papunta sa promised land eh. In a land that was not sown. Verse 3, Israel. O anong purpose ng Panginoon sa Israel? Israel, pakiguhitan niyo ito mga kapatid sa inyong Bible. Israel was holiness unto the Lord. Holiness unto the Lord. Bakit holiness unto the Lord? Pakakasakdalin niya eh. Pakakabanalin niya eh. Pero hanggat hindi pa nangyayari yon, eh talagang sakit sa ulo itong Israel. Pero darating ang panahon na sila magiging holiness unto the Lord. Kanya nga yung tribulation, yung Jacob's trouble, is the cleansing, the punishment, and the cleansing of Israel. Hello? Kasi hindi mangyayaring Israel was holiness unto the Lord hanggat hindi sila dumadaan saan? Sa cleansing, purification, at saka yung kabayaran nila sa kasalanan. Na-offend yata nila ang Diyos. Sabi ng Panginoon, blessing if you obey, curse if you disobey. Hindi naman nagbago ang Diyos dun sa salita na yun eh. Naunawaan niyo mga kapatid? Kasi yung repentance, walang kinalaman sa immutability ng Panginoon. He was the same yesterday, today, and forever. Alamin mo, ano ibig sabihin ng repentance, kid? I call you kid because you're kid. Pagdating sa kaalaman sa Bible, insultuhan palang gawa. Hello, hindi mo nga ako ininsulto, sinira mo buhay ko. Sinira mo ministry ko, kid. Kinulam mo yung mga taong dinadala ko sa katotohanan. Mangkukulam ka. Kinulam mo sila. Kanya ang tanong ni Apostle Paul, who hath bewitched you? Yung bang bewitching, ano bang pagka si Apostle Paul ang tinanong mo, saan ba kaugnay yung bewitching? Di ba sa pandaraya ng maling katuruan?
Pinagkukulam mo yung mga taong inaalagaan ko. Inuunti-unti ko nga eh. Hindi ko nga binibigla eh. Kala nila magaling ka magturo eh. Hindi ako magaling makipagdebate, pero pagka pinag-usapan ng pananampalataya, kaya kong ipaliwanag ang pananampalataya ko with the scriptures at hand. Israel was holiness unto the Lord, and what? The first fruits of His increase. Bakit first fruits? Eh, among all nations, pinili niya Israel eh. First fruits yan eh. Pag sinabing first fruits, unang bunga, yan yung talagang pinakamaganda. Oh. Sabi diyan, all that devour him shall offend. Evil shall come upon them, saith the Lord. Hear ye the word of the Lord, O house of Jacob. That's the southern tribe. And all the families of the house of Israel. O ngayon, ina-address ni Jeremiah through the word of God. Both the kingdoms, the southern kingdom, Jacob, and the northern kingdom, Israel. Bakit? Eh kasi, bago sila naghiwalay, isang bansa lang naman sila. So ano sabi ng Bible? Verse 5. Thus saith the Lord. Ito ang tanong niya to both Israel. Sa Judah at saka sa Israel. Thus saith the Lord. Ang ganda-ganda nito. What iniquity have your fathers found in me, that they are gone from me and have walked after vanity and are become vain? Tanong niya sa bansa, sa United Kingdom, kasi dalawang ina-address niya dyan eh, Jacob at saka Israel. Tinatanong niya yung United Kingdom. Bagamat hiwalay na sila dito, both kingdoms rather. Tinatanong niya both kingdoms. Meron bang nakita ang mga ama ninyo sa akin na anumang kasamaan para kayo tumalikod sa akin? Of course, alam natin na isasagot nila dyan, wala. Eh, pero bakit kayo tumalikod? Neither said they, where is the Lord that brought us up out of the land of Egypt and led us through the wilderness, through the land of deserts and of pits, through a land of drought and of the shadow of death, through a land that no man passed through and where no man dwelt. Ang sinasabi lang, meron ba naghahanap sa Diyos? Sa mga pinagdadaanan ninyo, meron ba naghanap sa Diyos? Kanya alam niyo mga kapatid, ang magandang ugaliin natin, matututunan natin how the Lord handled Israel. Kung meron kang hindi naiintindihan sa nangyayari sa iyo, hanapin mo kalooban ng Panginoon. Hanapin mo para makapagpasalamat ka nga, kasi in everything give. Kasi kung hindi, pag hindi mo naintindihan, magre-reklamo ka. At pag nagreklamo ka, galitan Diyos sa reklamador. Oh. Kanya hahanapin natin ang Panginoon. Ano sabi diyan? And I brought you into plentiful country to eat the fruit thereof and the goodness thereof, but when you entered, you defiled my land and made my heritage an abomination. Aba, ang akusasyon ng Panginoon, yung dinatnan nyo, kaganda-ganda, pagpasok nyo, binaboy nyo. Yan ang sabi dito eh. Verse 8, the priest said not, hindi man lang nyo narinig sa inyong mga priest, where is the Lord? Kasi mga religious leader to eh. Priest. O nasaan ang Panginoon? They that handled the law knew me not. So yung kung sino yung dapat magturo ng batas, hindi kilala ang Diyos. Pwede kang magpastor, pwede kang pero ang lahat ba na sinasabi mo dito o tradisyon? Marami rin naman pastor ngayon, kilala ko pa ang marami sa kanila na ang tinuturo nila kung ano lang yung pinasa sa kanila, hindi naman nila pinag-aralan eh. Kasi kung nag-aral sila, nakagaya ko, meron kang babaguhin sa turo mo, chong.
Kasi ang itinuturo natin, hindi tradisyon. Ang tinuturo natin, salita ng Diyos. What does the Lord say? Eh, hindi ka marunong mag-aral ng salita ng Diyos. Kanya ang tinuturo mo. Tradisyon. Hindi mo nga kayang ipaliwanag kung ano repentance eh. The pastors also transgress against me. Pag sinabing pastor dyan, hindi yung pastor sa New Testament sa panahon natin. Pag sinabing pastor, mga leaders, shepherd, mga leaders, okay? Sabi dyan, and prophets prophesied by Baal. Yung mga propeta, marami namang propeta noon eh. Kanya nga, kasama sa batas ni Moses, paano mo malalaman ang tunay na propeta sa hindi tunay na propeta? Kapag siya humula at hindi nangyari yung hula, bula ang propeta yan. Hindi galing sa Diyos. Alright? And walk after things that do not profit. Alam niyo mga kapatid, kahit sa panahon natin ngayon, kung ano yung gusto ng Diyos para sa atin, makinig kayo ha, kadalasan, yun ang ayaw natin mapakinggan. O, maging honest tayo. Pagka ang pinag-usapan, kasalanan mo, gusto mo. Pagka ina-expose ka ng Panginoon sa kasalanan na dapat mong talikuran, baguhin mo ang buhay mo para ka maging Kristiyanong totoo, hindi ba't ayaw natin yun? Pananaway ang tawag natin dun. Sinaway na naman ako ni Pastor. Pinatamaan na naman ako ni Pastor. Yan ang mga terminology natin sa ganun eh. Yan din naman ang sabi ng Israel eh. Nagsalita ka kasi ng laban sa amin eh. Hello, anong laban? Eh, galing sa Diyos yun. Totoo yun eh. Ayaw nila nun eh. Naunawaan mo, noon at ngayon, wala namang pagkakaiba eh. Kadalasan pagsalita ng Diyos, ayaw talaga ng tao yan eh. Basahin mo 2 Timothy chapter 4. Oh, pero yung lumakad, ayon sa mga bagay na walang pakinabang, ay yan ang gustong gusto. Oh, kanya nga, dati may ministry ka, ngayon lumipat ka sa iba, may ministry ka ba kaagad? O di ba backsliding yun? Pag-atras yun eh. Dati ang aga mo, ngayon late ka na eh. Di ba backsliding yun? Atras yun eh. Mga kapatid naman, di nyo ata naintindihan ang pinagagawa nyo eh. Verse 9, wherefore I will yet plead with you, saith the Lord. Kanya nga ang Diyos nananawagan ng national repentance. Nagnanawagan ng Panginoon ng national revival. The Lord is pleading with Israel. And with your children's children will I plead. Nagpi-plea siya ngayon at sabi ng Bible, He will continue to plead hanggat sa children's children, third and fourth generation. Sabi ng Panginoon, will I plead. Ganyan kabait ang Panginoon. The forbearance of God. For pass over the isles of Shittim and see and said unto Kedar and consider diligently and see if there be such a thing. Sabi ng Panginoon, o sige, mag-ikot kayo. Tignan ninyo kung may ganitong pangyayari. Na ang ako mismo nangungusap, ako mismo nagmamakaawa sa inyo. Consider your ways. Ang sabi ng Bible. Verse 11. Hath a nation? Bakit nation? Bakit hindi individual? Kasi nga, ang dealing ng Panginoon sa kanila as a nation. Hath a nation changed their gods which are not gods? But my people. Pakibilugan po ninyo yung praise na my people. Simula rito, kasi ngayon ko lang ata napansin, yung salitang my people, referring to Israel. My people, referring to Israel yan. Pag nakita nyo, my people, always, bilugan nyo, my people, referring to Israel. Israel as a nation.
Hath a nation changed their gods, which yet are no gods? But my people have changed their glory for that which do not profit. Pero ang Israel daw, eh talagang tinalikuran ng Diyos at pagkatapos gumawa ng mga idols. Be astonished, O ye heavens, at this, and be horribly afraid. Be ye very desolate, saith the Lord. Look at verse 13. For my people. Sinong tinutukoy pag sinabing my people? Israel as a nation. For my people have committed two evils. How many evils? Two. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed them cisterns, broken cisterns that can hold no water. Ano sabi ng Bible? They have forsaken God. That's apostasy. Lumayo sila sa Panginoon. At another thing, sabi ng Bible, and hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. Dalawang bagay, sabi ng Bible, iniwanan nila ang Diyos, which is the fountain of living waters. Sabi ng Panginoon, pag uminom ka sa bukal na yan, mauuhaw ka pa. Pero pag uminom ka sa tubig na ibinibigay ko, kailanman di ka na mauuhaw. Remember John 4? Okay? So sabi ng Bible, He is the fountain of living waters. Iniwan nila yon. Iniwan nila yon. That is apostasy. Ano ginawa nila? Iniwan nila yung living water at ang sabi dito, and hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. Personal, iniwanan nila ang Diyos, the source of living water. At anong ginawa nila? Gumawa sila ng cisterns. Alam niyo, sa panahon noon, ang mga cisterns, inuukit sa bato, parang basin. Inuukit yon, parang catch water, catch basin. Pagka umulan, yung tubig na iipon. Okay? So, pero sandali lang yon. Magiging contaminate yung tubig. So, hindi lang sila gumawa ng cisterns, as sabi ng Bible, broken cisterns. Catch basin na biak at hindi makakaipon ng tubig. Idolatry. Iniwanan nila ang tunay na Diyos at gumawa sila ng substitute gods, idols, that can hold no water. Verse 14. Is Israel? O, tingnan nyo ah. Paano sila din na-judge ng Diyos as a nation? Is Israel a servant? Is Israel a homeborn slave? Why is he, Israel, spoiled? Ibig sabihin, napaparusahan, spoiled. So, as a nation, the young lions roared upon him and yelled, and they made his land waste. His cities are burned without inhabitant. Also, the children of North and Tahapanas have broken the crown of thy head. Hast thou not procured this unto thyself? Bakit kayo magagalit sa Diyos? Hindi ba't kayo ang gumawa nito sa inyong sarili? Ang usapan natin, blessing if you obey. Curse if you disobey. Eh bakit ngayong galit kayo sa akin, pinaparusahan ko kayo? Eh hindi kayo sumunod eh. Naunawaan niyo mga kapatid? Hindi naman nagbabago ang Diyos eh. In that thou hast forsaken the Lord thy God when He led thee in the way. And now, what hast thou to do in the way of Egypt to drink the waters of Sihor? Or what hast thou to do in the way of Assyria to drink the waters of a river? O tingnan niyo ito, sabi ng Bible. Thine, referring to the entire nation, thine own wickedness shall correct thee.
Thy backslidings shall reprove thee. Know therefore and see, it is an evil thing and bitter that thou, Israel, hast forsaken the Lord and thy God, and that thy fear is not that, and that my fear is not in thee, saith God of hosts. For of old time I have broken thy yoke and burst thy bonds, and thou saidst, I will not transgress. Diba pinalaya sila ng Panginoon? 3 months pagkalaya nila sa Egypt, sabi nila, lahat na susundin, sasabihin ng Panginoon, susundin namin. Thou saidst, I will not transgress. Sa kanila nanggaling yan eh. Pero ano sabi ng Panginoon? Yan ang sinabi nyo, hindi kayo magkakasala. Pero ano sabi ng Bible? Laban sa Israel, when upon every high hill, under every green tree, thou wanderest playing the harlot. Bakit? Yung high places, doon sila nagtayo ng kanilang mga altars. Altars which they burned incense unto Baal, which they burned sacrifices to the gods of the nations around them. Sabi ng Panginoon, ah, ganon, sabi nyo, hindi kayo magkakasala. Pero lahat ng high places, lahat ng mga ilalim ng green tree, evidence ng inyong pagtalikod sa akin, because I am married to you and you remarried another. You divorced me and remarried idols. Sabi ng Bible, verse 21, yet I had planted thee a noble vine, holy, a right seed. How then thou art turned into a degenerate plant of a strange vine unto me? For though thou wash thee with nitre and take thee much soap, yet thine iniquity is marked before me. Makinig kayo mga kapatid. In some latter pag-aaral natin, markahan nyo to. Sabi ng Panginoon, your iniquity is marked before me. Patungkol sa Israel, ha? Ang kasalanan ninyo, markado sa akin. Pero may ilang verses sa Old Testament, makinig kayo, sabi ng Panginoon, in the New Covenant, Old Covenant to eh, di ba? In the New Covenant, your sins and your iniquities will I remember no more. As far as the east from the west, ganun ko ihihiwalay ang kasalanan nyo mula sa inyo at ihuhulog ko sa pinakamalalim na dagat. Are you with me? Anong pagkakaiba ng Old Covenant at saka New Covenant? Sa Old Covenant, your iniquity is marked before me. Pero sa New Covenant, your sins and your iniquities will I remember no more. Promise ng Panginoon sa Israel yon, sa New Covenant. Anong pangako ng Panginoon sa atin? Tayo po mga kapatid, pinatawad na sa ating mga kasalanan nung mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Are you with me? Huwag mong angkinin yung hindi sa'yo. Sa Israel yon, fulfillment ng New Covenant ng Panginoon with Israel. May pangako ang Panginoon sa atin na sabi ng Bible, yung dugo ni Kristo hath cleansed us from all of our sins. Are you with me? Walang lilinisin sa atin kasi walang minarkahan sa atin. Are you with me? Pinatawad tayo, yes. Pero walang binura sa atin. Naunawaan nyo? Are you with me? Technically, okay? Naku, medyo delikado yung salita na yun, ha? Pero itutuwid ko po yun sa mga darating na panahon. Kasi tinitignan ko yung oras. Overtime na ako. Sabi rito, haba pa pala nito. Sige, tapusin lang natin, ha? Ano sabi rito?
Tapusin na natin to chapter 2. Mamaya, kung i-discuss natin yung 3 chapters sa Isaiah. Medyo mas mataas na tema na pag pinag-aralan natin yung 1 Timothy. Kanya, yung Isaiah 3 chapters, which is 52, 53, and 54. You see? Ganyan ako magturo pagka-doktrina. Hindi lang isang chapter, marami. At comparing scriptures with scriptures. Alright. So ano sabi rito? Verse 23. How canst thou say, I am not polluted, I have not gone after Balaam, see thy way in the valley, know what thou hast done, thou art a swift dromedary traversing his ways. Dromedary is camel. Bilugan nyo. Pagka sinabing dromedary ay camel. A wild ass used to the wilderness that snap up the wind at her pleasure. In her occasion, who can turn her away? All they that seek her will not weary themselves. In her month they shall find her. Withhold thy foot from being unshod, and thy throat from thirst. But thou said, there is no hope. No, for I have loved strangers, and after them will I go. Kita mong kalokohan ng Israel, no? As the thief is ashamed when he is found, so is the house of Israel ashamed. They, sino? Their kings, their princes, their priests, their prophets, and of course, the entire nation, the people. Kanya nga hanggang dito, kita nyo ba yung dealing as a nation? Are you with me? O, wag nyo pagsasamahin. Akala nyo parehas ang dealing ng Diyos sa Old Testament, sa period ng law, tsaka sa grace dispensation, magkaiba po. Sila ay hinahatulan ng isang basa. Kahit na hindi ka nagkasala, sabihin na natin, categorically, look at me for a while, categorically, hindi ka guilty ng idolatry at apostasy. May mga sumusunod naman, like yung mga propeta, diba? Si Joshua, alright? May mga, alam nyo ba mga kapatid, kasama ka pa rin sa parusa? Sa labanan, kasama pa rin si Joshua. Si Moses, hindi ka nakapasok eh. Naunawaan nyo mga kapatid? Kasi pag pinarusahan sila, buong bansa, eat. Wala na ngayon yung salitang bulaga. Wala na. So ano sabi dyan? Thou hast brought me forth, and they have turned their back unto me, not their faces, but in the time of their trouble, they will say, arise and save us. Nakita na natin to all throughout sa history ng Israel, sa Book of Judges. Pagka sila ay pinarusahan, hihingi ng tawad. Ayan o, iligtas mo kami. Ililigtas ng Panginoon, magpapadala siya ng judges. Pagka nakapadala ng judges, magkakaroon ng kapayapaan sa bayan, tatalikod na naman. Cycle goes on. But we are thy gods that thou hast made thee. Let them arise if they can save thee in time of trouble. For according to the number of the cities are thy gods, O Judah. Tignan mo akusasyon ng Panginoon sa Judah. Kung gaano karami ang inyong syudad, ganun din karami ang inyong mga Diyos-Diyosan. Di ba para sa panahon natin ngayon yan, bawat piyesta ng barangay, may kanikanilang poon. May kanikanilang santo. Oh, humiwalay kayo dyan. Galit ang Panginoon dyan. Ang piyesta, hindi patungkol sa Diyos, patungkol sa Diyos-Diyosan. Ang tao, hindi sinasamba. Ang Diyos lang sinasamba. Look at verse 29. Wherefore will ye plead with me? Ye all transgress against me, saith the Lord. In vain have I smitten your children. They received no correction. Your own sword that devoured your prophets like a destroying lion. O generation, see ye the word of the Lord? Have I been
a wilderness unto Israel. As a nation, a land of darkness, wherefore say who? My people. Sino yan? Israel. We are lords and we will come no more unto thee. Can a maid forget ornaments or a bride her attire? So, isa lang ang tinuturo, maid. Yet, my people. Ang comparison, isang tao, hindi nga kayang gawin ng isang tao, pero nagawa nila bilang isang bansa. Yet, my people have forgotten me days without number. Mga kapatid, magdududa pa ba kayo na during the Old Testament, particularly sa period of the law, nagdidilang Panginoon sa Israel as a nation? Hello? Nagdududa pa kayo? Nagdidilang Panginoon, they're being dealt with as a nation. Why trimmest thou thy way to seek love? Therefore hast thou also taught the wicked ones thy ways. Also in thy skirts is found the blood of the souls of poor innocents. I have not found it by secret search, but upon all this. Yet thou sayest, because I am innocent, surely his anger, God's anger, shall turn from me. Behold, I will plead with thee, because thou sayest, I have not sinned. Alam niyo mga kapatid, hanggang dito, nakikipagtalo sa Panginoon, I have not sinned. Nagpiplead ang Panginoon, turn around, amend your ways, magsisi kayo as a nation. Pero anong sinasabi nila as a nation? I have not sinned. E paano naman silang patatawarin ng Panginoon? Hindi nila kinikilala yung kanilang kasalanan. Ano sabi diyan? Why goddest thou about so much to change thy way? Thou also hath be ashamed of Egypt as thou was ashamed of Assyria. Hiniya kayo sa Egypt, di ba? Under bondage kayo for 700 years, for 400 years. Under kayo sa Assyria, Babylonia. Yet thou shalt go forth from him and thine hands upon thine head. For the Lord hath rejected what? Thy confidences, and thou shalt not prosper in them. Hanggat hindi kayo nagbabalik loob sa Panginoon, hindi kayo makakatikim ng pagpapala. Sabi ko sa inyo hanggang chapter 2 lang. Mamayang hapon, kung kayo ay babalik, kung kayo mananatili, Isaiah 52, 53, and 54, ang ating babasahin, aaralin at a higher level. At a higher level. Para maipakita ko sa inyo, sa Old Testament, ang ina-address ng Panginoon. Nation Israel as a whole. Hindi individual. Maliwanag po ba mga kapatid? Kanya ngayon, sa panahon natin, habang ang Panginoon ay nangungusap pa, individual, siguraduhin mo na ikaw ay ligtas. Paano malalaman na ikaw ay ligtas? Kung kinikilala mo yung ginawa ni Kristo para sa iyo sa krus ng Kalbaryo. Yun ang makapagliligtas sa atin. Yun ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus Kristo, na siya'y namatay para sa atin. Namatay siya sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, nabuhos ang kanyang dugo, nakapagpatawad sa ating kasalanan, siya'y inilibing. At ang sabi ng Bible, muling nabuhay lahat yan, his death, burial, and resurrection, ang common doon, according to the scriptures. Kanya ang pananampalataya natin according to the scriptures. Sabi ng Bible, so then faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Ang pinananampalatayanan natin is the finished work of Christ's redemption on the cross of Calvary. Tayo po magsitayin lahat, tayo po'y manalangin.